Nandito po kami ngayon sa FCM at ang Diyos po ay nakatakda na naman pong gumawa ng mga dakilang bagay. Ito po kami ngayon sa Station 5 upang magturo po sa mga ating mga kababayang nakakulong at hayag sa kanila ang salita ng Diyos, ang pag-ibig po ng Diyos na suma sa atin. Ito yung schedule namin tuwing Monday, naka-schedule kami sa Station 5. At after nito, dadiretso kami ng Station 6 para naman dun magturo. Yan, so, keep on watching, guys! Bye! Bye! Station 5, nakikita nyo sa likuran namin na nandito na kami at ready na kami para sa gagawin ng Lord sa araw na to. Inaantay na lang namin yung mga ibang kabataan na papunta pa lang sila sa lugar na to. Kaya excited ka na ba, partner? Yes, excited na sa gagawin ng Lord sa mga kababayan nating nakakulong ngayon. At tara, samahan nyo kami. So keep on watching, guys. Bye! At patapusan, pagpabigyan po kayo ng kasiyahan, pagpawasan, ng pag-ibig. Amen? Amen! Now the time, God is good! Ano po mga pinapag-ibig, paulit-ulit po namin sasabihin sa inyo, napakapalas po ng mga buhay po ninyo. Bakit po? Kasi buhay pa kami. Kasi buhay pa kami. Kasi buhay pa kami. Kasi buhay pa kami. Amen! Ang Diyos po ay walang sawa po, nagpapadala po ng mga buhay po. Tulad po namin para po ihayag po yung mga salita niya, ihayag po yung pag-ibig niya. Yes! Para bigyan po kayo ang pag-asa. Amen po. So, ibig sabihin po pala, dahil po kay Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo, ang tao po pala ay magkakaroon na po ng buhay na walang hanggan. Kaya kung yung mga pamilya nyo, hinihintay na po kayong makasama, ang Diyos po mas hinihintay na po kayong makasama ngayon sa oras nito. Amen! Kaya po yung handa na po matanggapin ng Diyos. Taas ka po yung kami nito yung gusto tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Nagparanas ang Diyos sa buhay ko. Walang imposible sa Kanya. Walang imposible. Ano man yung kasalanan mo, gano'n man kaliit, gano'n man kalaki, gano'n man kukunti yan, gano'n man karami yan. At maaari nyo ba akong sabayan sa panalangin ito? Ama, patawad po sa bawat kasalanan na nagawa ko. Ama, sa oras na ito, pinapatawad ko na po bawat tao nagkasala sa akin. Pinapatawad ko na rin po ang aking sarili. Ito, inubuksan ko ang aking puso. Umasok ka bilang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng buhay ko. Sa iyo ko'y pinagkakatiwala ang aking buhay. Maraming salamat po. Thank you.
back ulit, mga minamahal, mga inibig. So, dito po ulit kami at kakatapos lang po ng Jail Evangelism dito sa Station 5. Pagtuturo po ng mga kabataan so, po. So, ngayon, papunta kami ngayon sa Station 6, malapit lang sa Batasan. At yeah, doon naman, magtuturo si Jacinto at si Faye. Kung anong gagawin ng Lord, kung gaano kadakila yung gagawin ng Lord sa pamagitan ng mga buhay nila. Kaya, keep on watching guys, maraming. Paalis na kami kaso may kinakausap lang na police sila, pastor, may sinisharean sila. Kaya nag-aantay pa kami ng konting panahon. Kaya, kayo, hinahamon namin kayo mga kabataan. Especially mga wala kayong ginagawa, walang pasok ngayon at sa mga susunod na araw, mas marami, mas maapoy. Yeah. Amen! Ngayon mga kabataan na pang umaga dyan, huwag kayong magpapahuli sa dakilang bagay na ginagawa ng Lord, sa end time move ng Lord sa bawat mga buhay at kaluluwa. Kaya, tama. Bye! At we're on the way to Station 6! Police Station 6! Batasan Hills! Matuloy po kayo manood at like, share, subscribe. At please like our vlog. Yes. Vlog. Yan, vlog, yan. Starting to make some. Yes. So, bye-bye po. Mamaya na po ulit. Bye, guys. Mamaya na po yung time-lapse at makikita niyo po yung daan. Papuntang Station 6. Bye!